good morning po sa lahat. Kuya Val, Ate Edna, Kalinga Prab, shout out po. Nandito po ako ngayon sa lugar po ng Hagakhakin. Kasama ko po si Kalinga Eugene. Ayan po. Amin pong dadalhan po ng gamot si Jessa, vitamins niya po para makainom po. At si Jessa po, dito lang daw po muna. Nag-usap po kami ni Rich Vlog dito daw muna sa kanyang nanay. At susunduin na lang po namin Kuya Val pag dumating po kayo. Kasi nag-i-scout po ako. Wala po sa kanyang magbantay doon sa landing pad. Mahirap naman po isama sa mga bukid-bukid at baka mapagod po. So andito po ako ngayon. At akin pong inaalam ang kanyang kalagayan. Katuwa naman po. Yan. Si Jessa po. And dumating po ako, inakangiti. At ayan po siya, naghuhugas ang plato. Ayan, si Jessa, naghuhugas ang plato. Good morning, Jessa! Morning po! Ayan, kumusta ka na? Okay naman po. Wow! Nakatulog naman po ng ayos. Ayaw, nakatulog ka. Uminom ka ng vitamins. Ang ganda mo kaya ngayon. Shout out mo naman si Tatay Bal. Shout out, Tatay Bal. Shout out po. Tatay Bal. Tatay Bal. Tatay Bal. Kay Nanay Edna. Yan, Kalinga Prab. Kalinga Prab. At saka kay Tita Rich. Ay, tsaka po kay Tita Rich. Yan, at saka kay Tito Nelson. Ay, Tito Nelson. Ayan, at saka mga at sa mga tagahanga mo. Shout out mo sila. Tagahanga ko po. Yan, si Ate Jessa, masaya siya ngayon. Dito ka muna Ate Jessa, sa nanay mo. Inom ka lang ng vitamins, kakain ka, at pagdating ni Tita Rich at ni Tatay Bal, susunduin kita dito, doon ka muna, masaya doon. Pag lumating sila, masaya, maraming tao. Ayan po, mabait naman si Ate Jessa po, mga Kalinga po, naghuhugas ang plato, di ba? Masipag naman po ito. Gusto ko nga po sanang iano doon, kaso po ako po ay nag-aalakad kung saan-saan, kabundukan na pinupuntahan namin, kaya hindi ko po siya maisama muna, at mahirap. Abuti ng ulan, init, baka nag-iinom pa kasi ito ng vitamins, bawal sa kanya mapagod. Kumain na kayo ng almusal, Ate Jessa. Ay, almusal. Anong almusal nyo? Yung lakin po, tsaka yung yun. Sinangag ko po. Aba, ayos ikaw nagluto? Aba, mabait naman pala si Ate Jessa. Malapit na tayo, inuminom ka lang ng vitamins, Ate Jessa, ha? Para pag dumating si Tita Rich, puntahan natin ang anak mo, Oo, may kita mo ng anak mo. Lagi ka lang magdadasal, Ate Jessa. Magdasal ka lang, sabihin mo kay Lord na ganito. Lord, gusto ko na pong gumaling, Lord, para makita kong aking mga anak. Diba? Maano na pati ang buhok mo ngayon? Maganda na ngayong buhok. Ano mo? Anong request mo kay Ate Rich? Anong kahilingan mo kay Tita Rich? Ang kahilingan ko po, yung cellphone. Uy! Gusto na cellphone? Touchscreen. Wow! Nako! Ayan po, mga kalingap sa mga viewers ni Jessa. Ang kahilingan daw po yung cellphone sa touchscreen. Nako! Hindi mo talagang magaling na nga si Ate Jessa. Nakakaintindi na ng cellphone ay magbabait! Magbabait! At ito'y mapapanood ni Tita Rex. Malay, di ba? Basta magbait ka lang, sumunod. Mahalin mo si mama mo. Mga Kalinga po. Ang linis, nag-uugas siya ng plato. Nakakatuwa naman. Okay, tuwan-tuwa kay Ate Jessa. Ito daw po ay nag-almusal na, nagsangag siya, nagbuti ng lucky me. Ayan, mabait po si Ate Jessa, mga Kalinga. Gagaling po ito agad kasi sumusunod. Saka po, request ko po na... Ano yon? Salamin sa mata po. Salamin sa mata? Anong klaseng salamin? Gaya nung kay Tito mo, Eugene. Sunglass. Pambiyahe. Sige, sasabihin ko kay Tito. Sabihin mo, yan. Tita Rich, sabihin mo kay Tita Rich. Tita Rich, kailangan ko po ng sunglass. Ayun, Tita Rich, maraming kayo. Kasi nakakalabo po yung nalalabo. Sige, yan. Alam niya na yun. Sige, anuhan ka na Tita Rich. Agabi po ay antok po ako. Mata ko nalalabo din. Okay, sige, sabihin natin. Parema naman niya ito. Ayan po, mga Kalinga, pinalahan natin ng bigas si Ate Jessa. Ito Ate Jessa, may bigas ka. Binilang kita kahapon. At para may masarap itong bigas. Ayan.
May bigas po si Ate Jaysa para hindi magutom. Basta ang ano mo dyan, bumili ka ng ano mo ha, pagkain mo Ate Jaysa ha. Bigyan mo din si manay mo, huwag ka mag-alala. Hayaan mo maubos yung pera mo at God will provide. Ha? At saka inumin mo ang vitamins ha, magbabait ka at ilang araw na lang puntahan kita dito. Pagdating ni Tatay Bal, susunduin niyo, wow, susunduin si Ate Jaysa. Marami siyang kasama ng mga vlogger. Ayan, ngayon natatao. Ayan, mali. Maano po? Maano po si Ate Jaysa po? Ayan, naguhugas ang plato. Kumain na po ito. Kaya pumaga po kami mag-asawa. Ayan, Kuya Bal, Ate Edna, Kalinga Prab, sa buong Kalinga Partners. Thank you po. Shout sa supporta. Ayan, shout out daw. Sa mga supporters po ni Jaysa, viewers po, salamat ng marami sa pagtangkilik niyo po. Ayan po si Nanay. Ayan, Nanay, good morning. Nag-usap po kami ni Rich. Dito na muna si Jaysa po sa inyo. Painumin niyo lang po ng vitamin, susunod na po siya. Pagdating po ni Tatay Bal, susunduin namin siya. Para po, ano, kasi marami po akong lakad ng kabundukan, baka mapagod po ate. Kaya ang sabi ko kay Ate Jaysa, iinom ka ng vitamins para. Ayan ate ha, bahala muna ikaw ate ha. At saka sabi ni Rich, yung ano niya, bili na muna ng pagkain at pagdating naman nun, marunong naman yun. Basta kayo, wag lang kayo magpagutom ha, dito muna siya. Ayan ate, natutuwa nga ako, naghugas ng plato, kumain na raw siya. Ayan, mabait. May mga kahilingan yan si Ate Jaysa sa lahat po ng viewers. Gusto raw po niya ng cellphone sa touchscreen. Ayan, magbabait para si Ate Taritza ay matuwa. Ayan po mga kalingap. Salamat nanay ha, bahala ka na muna. Ayan po, may dala din po ako na kaunting bigas po at sa pansain po ninyo. So ayan mga kalingap, ang mag-ina po si Ate Jaysa at saka si nanay. Salamat nanay ha, alagaan si Jaysa at magbabait. Jaysa ha, ang bili na titaro sa. Okay, salamat mga kalingap, God bless po. Okay, good morning po, good morning sa lahat. Shout out Kuya Val, Ate Edna, Kalinga Prab, sa buong Kalinga Partners. Nandito po ulit ako ngayon sa Barangay Hagakhakin, Gumaca Quezon, sa lugar po ni Jaysa. Atin po nga pinasyalan si Jaysa. At para ma-update naman po yung mga tagahanga ni Jaysa. Ayan po, ito po yung lugar. Tabing kalsada lang po ito. Ito po yung lugar. Ito po yung ginagawa ni Jaysa. Doon pa po kayo. Habang nagagawa ko. Ayan, si Jaysa. Naabutan ko po. Nagaganyan siya. Ayan po si Jaysa. Ito po yung lugar. Ito yung bahay nila, Kuya Bal. Ayan, yung bahay nila po. Talaga nakakaawa naman. Nakakaawa po. Ito po yung i-refer sa akin, Kuya Bal. Kapitana. Yan po. Ang nanay naman po niya ay ito po si nanay. Yan, nagagawa po ng atin mo ng interview ni si nanay. Yan, nanay. Good morning po, nanay. Ayan, ito po yung... ayan po yung trabaho ni nanay, mga kalingap. Ayan, nagugupit po siya ng yung mga balat ng chichirya. At yun po, iniipon po yun. Isang kilo po noon ay... isang kilong bigas din. So yan po ang ano nila, Kuya Bal. Ito naman po yung ginagawa nila. Si Jaysa po yung magaling maganito. Yung bunot siya. Bunot siya, Kuya Bal. Ilang, ano nga ang patakaran nito, Nay? 21 meters. Ay, 4 laang. 21 meters, 4. So ayan, Kuya Bal. Nagtsatsaga. So ayan mga plastic, Kuya Bal. Namumulot po sila. Talagang ito po sa ito pong kalagayan ng mag-ina, Kuya Bal. Ay nirepair po ito sa akin ni... nirepair po sa akin ni Kapitana po. At sa awa ng Diyos naman po, ngayon si Ate Jaysa po ay nainom naman po ng kanyang vitamins, kaya okay naman po. Ay, salamat naman sa Lord. Mabait naman nana, hindi na okay na siya. Ay, salamat naman. So, mamaya po, tanong natin yung kanya. Tuloy-tuloy lang yun, ay, no? Kaya, tama, Kuya Bal. Isang kilong ganyan. Ang isang kilong nanay na ganito, ilang piraso? Ere, 3/4 ang isang ganito. Dalawa, isang kilo. Yung dalawa, may higit na isang kilo. Saan mo yung dadalhin, nanay? Diyan lang sa barangay. May kukuha na. Ay, mabuti naman at hindi na kayo, kayo... Diyan ang kukuha. Opo. Papalitan ng bigas ng mayor. Si mayor ang may ano nito. Ay, talagang ayos din po. Ano po? Kumbaga, malaking turong din po sa inyo. Kaya pa paano kaya lang, Diyos ko. Matagal po. Nung ako nagpalit ako, 76 kilo. Ang tagal naman, bago pang isang buwan at pang dalawang buwan namin kain yun. Doon na pa ako nakuha ng ibang pang-ulam na Jaysa.
kasi ay maluho si Jesus sa ulam. Eh, ito mo naman ang taba nga. Ang taba nga, nanay. Malakas kumain. Nagagalit sa akin. Opo. Bagay ang ulam ay ano, basta-basta lang. Ay, unawain na lang po natin. Ganado siya kumain, nanay. Nagbabitamins kasi. Ay, ito po, Kuya Bal, oh, yung bahay nila po. Oh. Pag maano nyo po yan, oh, yan ang bubong. Ayan po, Kuya Bal, ang bubong. Opo, natulog po yan, Kuya Bal. Ay, ito po, ay pag kayo umupo, tumayo dito, ay ano kayo, kasi matangkad kayo. Ito po talaga yung nakakaawa po dito sa lugar ng Hagakakin, Kuya Bal. Ayan, nirekomenda po ito sa akin ni Kapitana. Si Gisa po, Kuya Bal, ang kwento niya po ay... Ano po siya, may asawa, kasal, sa una niya pang papanganak, ay okay naman po siya. Sa pangalawang papanganak niya po, baka po natin masabi, nalipasan ng pagkain, o ano, na-depress po siya doon. So may ano pa naman po, Kuya Bal, na gumaling. Kasi yung kanya pong ano, slight pa lang naman po, kumbaga abot lang. Gaya nga po noon, unang vlog po ni Rich Vlog, ay siya po'y mahabang buhok doon sa may sapa. Pagbalik po namin, nagwala daw po yan, nagugulong-gulong dyan sa kalsada at naghubot-hubad. Kaya po yun, kaya kinailangan na pong mapadoktor, di po ba, napadoktor na nga po doon sa dait. At ayan, mayroon siya pong tinitik na ano, ayan po, ayan. Ano yun, nanay, bali mga ilang kilo na po yun? Yan. Opo. Lubid yan po, lubid. Ah, lubid, biminta na yan. Bali, magkano pong halaga na nun? Baka yan ay maka, ano, maka 50 lubid, ay di 200 lang. Aba nga naman, ay grabe. Sus, Ginoo. Saan kayo nakuha nito? Sa paprika, when dinideliver dito, ay kaya nga ako tinatamad-tamad. Inuna ko na muna itong ano't malapit ng palitan. Ah, ganun po. Ay, kailangan tiyaga talaga, ano, nanay? Yun, ito. Naman. Tapos nangangalakal pa po ako sa umaga. O nga naman. Yan po, sa may mga putuhing kalooban po, Kuya Bal, sa mga willing po na tumulong sa mag-ina, pwede naman po kay Rich Vlog. Ang ginawa nga pala po ano kahapon po niya ni Gisa, ito o, oh, aking pantulak. Hila-hila. Sabi ko, Gisa, gawin mo nga ito, kinuha ko sa baso na. Ginawa. Abang nga, na naman po ako magpapasaan ng sako. O, ayan o, tingnan niyo po mga kalinga po. Ayan o. O, talented po si Gisa. O, ayan po, ginawa niya o. Ayan, ang huna naman ang pagkapako. Hayaan mo na po. Ayan po mga kalinga po. Napakinabangan din pala. O, ayan, ginawa ng kanyang nanay ng hila-hila. Ilalagay po dito yung sako at ano ni nanay. Abang nga naman. Ay, basta ang mga payo po lang po nanay, si Gisa po ay... atin pong unawain, ano po, kasi alam nyo naman po na iba yung ating pag-iisip, iba yung kaisipan po ng bahaan ng ano, kasi alam nyo na dumaan naman po sa depresyon. Pero tayo po'y magtiwala sa Lord, gagaling pong inyong anak, para po sa kanyang mga ngayon anak lang din po. Ako hindi nakakasumpa, pero ayun. Ako yung linggo-linggo, ay lagi po ako sa aking bahay. Opo, tama yan, nanay. So, atin pong interviewin si Ate Jess, ano, nanay? Opo, ayan, ito po mga kalingap, ang kalagayan ng mag-ina. Dito po sa lugar ng Hagakakin. So ayan, interbihin na po natin si Ate Jessa. So ayan, wow, nagagawa si Ate Jessa. Ayan o. So ayan. May naman anong interview, no? Sa umangan. So ayan na po. Ito po ang lugar. Ayan. Ito ang lugar ni Ate Jessa. Oh. Ay, may mga puno. Pero ito naman po yung kanilang bahay na kaawa. Pag tumayo dito si Kuya Bal ay talagang ano po ay puno. Ayan. Ate Jessa, good morning. Good morning, Ate Jessa. Good morning po. Anong ginagawa mo? Chat out po sa ano po. Anong ginagawa mo? Ano yan? Lubid na ano yung net. O, tapos? Na, Ayos ah. Kumain ka na? Kumain ka na? Ayun, si Ate Jason, bait. Ang bait at sipag na bata, oh. Oh, ayan, shout out ka muna dyan kay Tatay Bal. Shout out, Tatay Bal. Shout out po, Tatay Bal. Nanay Edna. Nanay Edna. At Kalinga Prab. At kay Tita Rich na maganda. Ayan. Shout out mo, Tita Rich. Shout out po, Tita Rich. Ayan. Kay Tito Nelson. Kay Tito Nelson.
Oh. Oh, siyempre si Tito Eugene. At si Tita Rose. O yan. O dinalhan kita ng ano, corn beef. O para ulam mo kasi malakas ka raw kumain. Ay baka malakas ang kain, baka mahiblad. Hinahinay lang, taba mo kaya ngayon. O ano lang, diet-diet. O ayan po, ang trabaho po ni Ate Jessa. Ayan, si Ate Jessa po mga kalingap ay masipag. Dadating po bukas sila. Pag dumating, sunduin kita. Sunduin kita agad dito. Basta dumating sila ha. Hi mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang hapon sa ating lahat mga sulit kagwaps kalingap. For today's vlog, nandito po tayo ngayon kay ano, Jessa. So, i-update natin mga sulit kagwaps kalingap kung ano na ba ang pagbabago simula ng nag-oral medication si ano, si Jessa. Doon po sa unang nakapanood ng ating vlogs kay Jessa, first vlog, nandun siya sa sapa, iba yung mga sinasabi niya. And then second vlog, ganun din po. And then ngayon, dinala po natin siya ngayon sa ano, kay Dr. Escuadra last week. And then, naka-oral medication na siya. Si Ate Rose, ang ano, scouter natin dito. And then, nung nasa nait ako, si Ate Rose po yung nag-update sa kanya habang start po yung kanyang oral medication. And then, up to now, wala pa po tayong update sa kanya at ito, isinama ko sila, Kuya Bal. Andun sila, Kuya Bal, sa likuran. Ayun, oh, sila, Kuya Bal. Doon nag-park. So, mag-ano si Kuya Bal kay Jessa. Mag-vlog, no? Ipa-update natin ngayong oras na ito kay, ano, kay Kuya Bal. Tapos, shoutout Ate Rose! Ate Rose, ang scouter natin dito kay, ano, kay Jessa at nilapit ni Ate Rose si Jessa sa akin. So, mayroong lugar na maayos para yung anak mo, hindi mo sila makuha. Di ba? Tama ba ako, Nay? Tama. Ay mo, nakuha mo na yung anak mo. Kasi nang sinigang dyan, anong pagkain mayroon sila? Kuha mo lang anak mo, siyempre dapat eh. Anong tumuhin niya dati, Nay? Sinuko siya. Wala pa rin sa bahay. Ito lang. Gusto mo ng trabaho? Okay, kung magkaroon ka ng 4,000 shield, pero kasal lang tayo ha, kay Lord. Si Lord ang gumawa ng himala sa buhay natin. Okay. Sa in mga sulit kagops kalingap na interview na po sila ni ano ni Kuya Bal. Ngayon po tawag nito. Mader, ito pala yung gamot na ano vitamins ni Jessa. Ilang araw siya hindi nakainom? Dalawa. Ha? Dalawang araw. Pero okay naman. Okay. Okay naman siya. Ang laki ng pinagbago ni ano ni Jessa. Sabi ni Jessa, paano yan? Hindi na naman ako makakatulog. Inahanap mo yung vitamins mo? Oo, inahanap niyo. Lakas-lakas naman pong kumain. Hindi. Iano mo lang sa tama yung pagkain. Ay naku, mayat-maya. Kasi bakit nagugulat ka, nabibigla ka kung malakas kang kumain. Kasi doon sa vitamins na ano, ibinibigay sa'yo ni Doktora Escuadra. Pero, mas mainam yun ano dahil nabibigyan na ng ano yung problema. Opo. No, sagot? Opo. Oo. Yung inano ni advice ni Kuya Bal sa iyo, ikip mo lang yun. Kasi balang araw, maano mo yung anak mo, makukuha mo, makasama mo. Ayusin mo muna yung sarili mo, buhay mo. Okay ka lang ba? Pero gusto mong ano, makita yung anak mo? Apo. Gusto ko po makita ang anak ko. Tsaka thank you po. Sa mga tulong. Sa mga tulong po na binigyan niyo po sa wala kang tulong po talaga sa amin yan. Dala niyo. Kasi nakakapagunting ako ng malaya. Di ako naghahanap pa ng pagkain. Meron ka pang ano? Meron ka pang grocery na tira yung ibinigay namin sa iyo? Ay naku, ubos na niya. Pera niya, 200 na. Bakit? Inano mo? Pinang-shopping mo yung 1,000? Hindi, dito. Binibili yun ng gulay.
pagkain. Opo, tsaka yung kambal sa lumpia. Nagluluto siya ng lumpia. Tapos? Tapos nagluto po ako ng lumpia. Yung basta, bastong gusto niya. Ang laki na pinagbago ni Jesus. Mala, nagpipilot nga ako siya eh. Dami na niya pilot. Talaga? Ayan po. Ayan po, may... Oo, nakapuno na siya na yung... Kamusta naman ang pagtulog mo? Buti po. Ay, nakakatulog na po ng ayos yan. Ay, kanina ho, ay sabi, Mama, parang may bumubulong na naman sa akin. Ay, sabi ko, paano yan? Wala kang iinom. Dapat, iniwan na ni Ate Rose sa inyo yung vitamins. Bakit dala-dala pa ni Ate Rose? Nalilimutan po. Nalilimutan niya. Dapat iniiwan kasi dapat straight yun ng isang buwan. Tapos sabi ko dito, ay, sabihin mo, ay Lord, paalisin yung nabulong sa iyot, ayaw mo sa kanya. Yung po lagi ko sinasabi dyan. Na lang din ang sarili mo, Jessa. Huwag ka na mag-alala at mag-isip ng kung ano-ano dahil ang timgalingap ay nasa inyo nasa tulong nyo na, no? Ipapagawa doon tayo ng bahay doon sa Bicol. Mapayag kayo, ilipat kayo ni Kuya Bal? Apo. Baka naman po pati pwede yung isang yung bunso kong anak kasama ko na. Bakit? Nasaan po yung bunso niya, anak? Nandun po sa Bulacan. Wala naman siya doon kamag-anak. Naawa din naman po. Bakit nandun po siya sa Bulacan? Gawa po nung asawa niya. Yung asawa niya, doon nagtatrabaho. Tapos dadalhin po yung asawa. Hindi ako sure. Kasi, yung asawa kayo ni Kuya Bal, kayong dalawa lang. Oo, sige. Sure. Ayan, yun ako. Ayan yung muna tulungan kayo ni Kuya Bal, kayong dalawa. No? Kasi kayo ang nangangailangan ng tulong. Huwag muna yung ano. Oh, yun. Tsaka maganda naman po trabaho niya dun eh. Yung asawa niya. So, anong gusto mo, Jessa? Makabili ng ay, bawal muna sa iyo ang ano, cellphone. Oo nga, bawal pala bawal sa iyo. Saka na lang. Kasi nagagamot ka pa. Mm-mm. Kailangan, patunayan mo muna sa sarili mo na magaling ka na. Oo nga. Kaya, yung request mo, madali yung lang yan. Yung ano na lang muna. Salamin. Ay, marami sa bayan salamin. Bibili kita. Pagpunta ko sa bayan. Bibili kita ng... May grado din naman yung kahit makaunti. Bibili na lang kita sa bayan. Kaya nga. Pero, Mother, sa ngayon, Mother, nakakapagluto ba to? Oo. Naguhugas ng pinggan. Siya nga, tagaluto ko yun. Magluluto nga ako siya ng gulay eh. Ano namang luto niya? Bagataan daw. Ba, magaling ka mag, ano, magaling ka magluto? Anong luto ang alam mo? Ano po, saka yung sinigang. Marunong ka nun? Opo. Ano pa? Tsaka po nilaga. Nilagang? Baboy. Marunong ka pala magluto. Tsaka po, inangang isda. Pritong isda. Wow. May parit. Kasi pala talaga, may parit dito. Aha. Parada po. Kasi magpipiesta na po dito ano ay. Ano po sabi mo na kay ano, kay Kuya Bal? Ay nako. Marami po talaga salamat kay Kuya Bal. Salamat po kay Kuya Bal. Kaya po pagkakita ko talaga makakita sa kami ay. Tatay Bal. Sure na yun ay. Pag si Kuya Bal nagpito ng ano po, salita sa pagtulong. Sure yun. Hindi na po kayo pababayaan. Malayo po kaya sa pagtulong. Malayo kaya po sa highway. Maganda po malamit sa highway kasi makakapagpita po. Manonood kami ni Gita ng provision, no? Ayun, no? Thank you.
na lang, ipapabigay ko na lang kay ano, lahat yung vitamins mo sa nanay mo. Nay! Nay! Matuloy na kami! Ngayon po, ngayon, sabihin ko na lang kay ano, kay Ate Rose, ikaw na po magawak ng ano, vitamins ni Jessa para hindi malaktawan ang pag-iinom niya. Ha? Kaya nga, ibibigay na nga lang sa iyo, kayo na po ang umawak. Kasi katulad niya, baka hindi kayo ma-update niya ano, ni Ate Rose, eh, masasayang yung ano, gamot kung hindi tuloy-tuloy. Dapat tuloy-tuloy yan ay. Ano po ba yung dalawang klaseng gamot? Opo, meron siyang pampakalma at saka yung sa kanyang ano, pagre-relax. Sa isip, pampatulog, isip, pagkain. Oo, ganun yun. Kung ano yung binilin sa'yo ni ano, ni Ate Rose, dahil in-explain na ni Doktora Esquadra na ganun ang gagawain. Yun na. Opo. Yun. So ito, ikaw Jessa, nakakatulog ka na ng maayos. At saka nakakatulog na ng patay ang ilaw. Dato. Ano po, ano po? Dati hindi nakakatulog yun ng ano, ng ngayon. Mahimbing na tulog. Kahit na walang ilaw. Oh. Wow. Kaya ako... Dapat, ano, magre-relax talaga siya kasi yun nga, naka-oral medication na siya. Malaking tulong yun ay para sa kanya. Kaya nga agad-agad, dinala ko kaagad siya sa dait para ma-actionan agad kung ano man yung gagawain sa kanya. O nararapat sa kanya na kailangan niya na talagang ipa-check up. So tuloy-tuloy lang po yun ay. At nandiyan naman si Ate Rose. Pagka nasa dait ako, mag-chat na lang si Ate Rose sa akin. Continuous po yung kanyang oral medication kasi hindi naman siya masyado totally katulad ng iba na nawawala sa ano sa sarili na as in grabe. Sa kanya mild lang naman. Pero kailangan pa rin agapan kasi mas mahirap pag ano malala. Pag lumala, napakahirap. Kaya ikaw mag-ayos ka na, Gisa, ha? Ako naman hindi mahirapan. Pag nga ako nawawala, saan naman yung babaeng yun? Saan kaya nagpunta yun? Ano po ako nanganapin pala, nanonood lang ng TV. Sabi ko, magpapaalam naman. Naalim po nga tan ako to, wala sa tabi ko. Okay ka na? Uy, kung okay ka na raw. Kaway ka kay Kuya Balo. Ayun na tatawag. Wait lang ko Kuya Bal. Ando yung sakit. Bye-bye, Jessa. Bye-bye po. Ay, ala.